malaki rin naman ang natutunan ni Richie sa kanyang nakaraang relasyon. Ay, naku kuya, stop. Ay? Hindi rin magkakaganyan dalawang yan. Ay, grabe ka. Ang nega mo naman. Ba't mo naman nasabi? Kung kilala ko si Vice. Kuya, yan ko lang naman. Kilala mo nga, di ba? Oo, kilala ko. Hindi daw nakikita si Sharon at si Gabby doon sa mga pictorial, sa rehearsal. Pag nagkakitaan sila, oh, magkakagulatan na lang yan. Ha? Paano magugulat? Ay po! Ha? Alam mo nang may jowa yan. At jowa ko yan, bakit Marlo, inaahas mo? Bakit pinipilit mo na makipag-sex sa'yo? Ha? Bakla ba si Marlo Mortel? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga aling... Ito po si Mama Loy! Ito naman po si Papa O at si Ogiediaz. Ano pa nga ba? Ang laging yung inihilit sa amin at... Ay! I-Chika Mo Na Dali! Gusto naman ng kanta. Oo nga, kasi Sunday po ngayon. During weekdays lang po yan. Oo nga. Ang dami nagtatanong sa atin, Lord. Oh, yes, nice. Oye, ito nga raw si Richie Rivero at si Sharon May. Yes. Oo, yung konsehala. Wow. Oo. So true na ba? Kasi nakita sila sa isang mall. Eh, pero bago yan, Nay. Oh. Nakita mo na silang nag-jogging. Oo. Oh. Baka nga sila na. Eh bakit si konsehala eh may mga pautot kung may mga disclaimer pa? Dati, no? Uh-huh. Eh ngayon naman pala, ayan na naman pala. Ay baka naman kasi na ano na. Baka nga dati hindi sila. Oo, napagtanto niya. Oh, I love you na Richie. Huh? You're always here. No. Oh, very close sa kino. Diba? Oh, anyway, eh si Richie naman ay single na. Yes! Hindi lang natin alam kung nag-overlapping. Oo nga, kasi nga kumakalat na naman ay sa social media yung ano, time is the ultimate truth teller. Siguro naman, kuya, parang nga maglabas si Richie ngayon. Bakit? Hindi yan ipapakutin ang one year yung gamit niya, to get off niya. What? Grabe ka naman, Brenda. Kumakadugit ka naman. Grabe ka. Alam mo, naging issue nga yun, Brenna. Pero wala namang sinabi si Richie tungkol doon kung dininay niya or inamin niya, no? Oo, tsaka wala rin namang pinangalanan si Andre Brillantes kung sino yung ex niya na yun, di ba? Ay, naku, mama, hindi ako pa naman kung edusin. Feeling ko, siya na yung tinutukoy ni Andrea doon. Sobra ka naman. Oo, hindi, siguro malaki rin naman ang natutunan ni Richie sa kanyang nakaraang relasyon. Oo, para hindi na mangyari dito kay Loren May Bautista. Diba? Eh kaya lang pag mga ganyan mga lumalabas na kayo. Oo, pag tinanong ulit, huwag na i-deny. Oo, lalo na kung pareho naman kayo single, lalo na nagmamahalan kayo. Hindi pag muni nyo, ipagbanduhan nyo. Eh, baka ganyan na kayo ginagawa na eh. Oo. Hindi na nagtatago, diba? Nakikita na in public. Oo. Oo. Oh. Diba? So wala nang denial yan ha? Todo na yan ha? Pati patot pa na vlog. Ha? Ay naku kuya, stop. Oh. Ay? Hindi rin magkakaganyan dalawang yan. Higa mo naman, ba't mo naman nasabi? Ay naku kuya, hindi na nga. Magkakaganyan dalawang yan. Alam mo, sobra ka ako. Inuruan mo. Natuto yan. Kasi nga, kabilis na sumuwi. Tapos may kasama pa, happy. Eh mukhang happy naman sila. O, diba? Basta we are happy for you. Yes. Lalo na, kung wala naman silang tinatapakan, hindi pa. Yes. Naku, kuya, narinig ko na naman yung walang tinatapakan. Ikaw kaya tapakan ko sa mukha. Ay, nakapag-epal. Hindi na nga. Hindi. Hello. Ito na nga, di ba? May napanood niyo ba yung Showtime? Ay! Si Yuri, yung bata sa Miss You. Yung batang pagpasok pa lang ng nilabay, sumiiyak na. Oo. Diba? Tapos pinakalma nung tatay. Oo. Tapos, di ba, taray niya, sabi niya, I really wanted to join this contest. Oo, di ba? 6 years old, pero ang tatas. Di ba? Oo. At saka nakakaloka, yung tula niya, hindi naman pala yun ang tula niya. Ah, talaga? Hindi, nasa prompter iba. Kaya na-shock si Vice. Mm. At the same time, na ano siya, parang na sobra siya na-touch sa bata. Dahil ganun pala
napapasaya nang it's showtime, lalo na siya, yung bata. Di ba nakakatuwa? Kaya naiyak si Vice. Eh ngayon sa tingin mo, dahil lang ba yun dun sa moment na yun kaya siya natan? O may pinagdadaanan kaya siya na yun? Ako ano, Loy, kung kilala ko si Vice. Ano, kuya? Ano kung kilala? Bakit? Eh, di ba naging talent manager ka ni Vice? Oo. Eh, di kilala ko talaga yun? Ano ko ni Ava, Lord? Lord? Nag-uusap ka. Kinala ko nga si Vice. Ano ba, i-rephrase ko ba yung sinabi ko? Kasi may epal na naman si Brene. Last mo na today. Hindi, wala naman tomorrow eh. Sa pagkakaalam ko at pagkakakilala ko sa kanya, eh may pinagdaraanan nga yan. Oo? Mm-mm. Ano sa palagay mo na eh? Siguro yung mga ano, alam mo naman si Vice, diba? Sobra siyang immersed dun sa it's showtime. Sobra niyang mahal yung show. Kumbaga, sa yung punot dulo kung bakit hanggang ngayon eh sumisipa pa rin sa ratings ang it's showtime. Siyempre, andun na rin naman yung mga ibang co-host. Yeah. Pero siya yung pinaka-posted dun eh. Mm-hmm. Tapos, di ba, siyempre may mga issues sa MTRCB. Mm-hmm. Ganyan na, ayun, kino-call out palagi. Mm-hmm. Konting kibot. Mm-hmm. Kino-call out sila ng NTRCB o ng mga netizen. Mm-hmm. Pero syempre, kung kilala ko si Vice... Kuya, yung kaya naman, kilala mo nga, di ba? Oo, kilala ko! Oh, anyway, hindi, syempre. Yung magkakakilala ko kay Vice, yun, feeling ko isa yun sa kanyang mga dinaramdam na parang sa kabila ng lahat ng pagpapasaya namin sa mga tao, ito pa yung kanilang na kukuha. Mm-hmm. Basa ko lang naman yan sa mukha ni Vice. Mm-hmm. Tsaka syempre doon sa ibang co-host, di ba? Parang, so, kung mapapansin mo, Loy, sobra silang ingat sa mga bibitawan nilang salita, lalo na pag may mga bata na umiiyak, natataranta na sila, so kailangan nilang kalmahin. Kailangan nilang parents. Kailangan nilang tawagin yung parents. Since ang parents ang nakakakilala sa mga bata, eh sila ang umayos, ba't umiiyak? Hindi naman nila pinaiyak, hindi sobrang na-overwhelm lang ng sobra yung bata. Kaya naman yung moment na yon na si Vice naiyak din. At syempre hinag din nila yung bata kasi alam mo, ang bata hindi marunong magsinungaling. Hindi marunong mang-etchos. Kung napapasaya siya ni Meme, at ng buong It's Showtime, eh, sincere yun. Hindi siya etchos. Kaya man, siguro naiyak si Vice. Kasi bata yung nagsasalita na napapasaya siya ni Mime at napapasaya siya ng It's Showtime. Kaya nag-viral yan. Tsaka grabe din yung iyak niya kay Ayon, eh, no? Oo. Tingin mo ba, on a personal level, naapektuhan din siya nung bashing doon sa relationship nila ni Ayon. Di ba na yung nagiging issue din yun na same-sex sila, tapos nakikita in public, di ba? Oh. Eh, gusto lang naman nila, love, love, love wins, di ba? Correct. Kaya nga, di ba, inamin naman ni Vice na siya may anxiety na. Na pag gusto niya sumigaw, may katabi siya. Pag gusto niya umiyak, may katabi siya. Ang laki ng nagagawa ng presensya ni Ayon sa buhay niya. Pero syempre, yung iba, nakataas ang kilay. Yung iba, nagagalit. Nagagalit sila, pero ano naman kinalaman niya sa kaligayahan ng ibang tao? Kasi nga, hindi sila sanay na nakakita ng parang same sex. Eh kaya lang, di ba, sa mga panahon ngayon, unti-unti ay tinatanggap. Yeah. Di ba? Sa akin nga, Diyos ko, babae na yung akin, ha? Oh. Si Mami Soul na yan. Nagdududa pa rin sila na ba't nakaya ni Ogie yun? Eh, bakla siya. Oo nga, kuya. Ba't nakaya mo? Tapos yung lima pa yan, ah. Daxi. Ay! Hold mo. Ay! Hindi! Hindi kayo si B! Daga, daga. Hindi sa akin pang online. Ay! Hindi, diba? Nagdududa pa rin sa kapasidad ko na makapag-anak ng ganong karami. Diba? So, saan mo ilalagay ang sarili mo? Alam mo, para ano eh, to each
his own na lang tayo. Oh, wow. Diba? Kung masaya si Vice, being with Ayon, yeah, sino tayo para kumwestiyon yun? Una, kayo ba ang bumubuhay sa kanila? Mm-hmm. Pangalawa, di ba may sarili rin naman kayo kaligayan? Kino-question ba yan ng ibang tao? Mm-hmm. Di ba? Sana, hindi naman para matanggap eh. Hindi naman nila pinapatanggap kung sino sila. Mm-hmm. Dapat lang, tanggapin yun na hindi tayo pare-pareho. Mm-hmm. Di ba? Oh, kuya, di ba nakulang din yung sayang nila ni Ayon? Oh. Tapos yung kay Kimchu pa, yung sa vibrator. Ayun nga, Diyos ko, nabasa ko nga lang, naloka ako, na-call out na naman. Mm. Parang, syempre, yung, siguro yung mga host, ano naman gusto nyo gawin namin? Kasi kung matatandaan mo nung araw, nung na-call out yung showtime, diba? Tapos nagkaroon ng cancellation. Oo, iniba yung title, di ba? Yung magpasikat, mm-hmm, yung show. Mm-hmm. Oo, siguro trauma yun sa mga host, mm-hmm, na mangyari ulit. Mm-hmm. Yung feeling nila, nakakatuwa. Feeling nila, tama naman yun. Feeling nila, wala naman silang nilabag. Mm-hmm. Nakaganda ang asal. Mm-hmm. At sila'y nag-enjoy lang. Eh, yung feeling na yun, hindi pala feeling ng iba. Oo. Kaya kinall out siguro. Kasi ang sa MTRCB, ko sa pagkakakilala ko rin sa MTRCB. Ay, bakit kuya? Minanage mo din ba yung MTR? Alam mo, nangyayari na nai-inip na sa'yo. Ako ganyan ang mga inap. Sana ako? Nakakaloka to. Minanage mo, kuya. Sa pagkakakilala. Okay, sa pagkakilala. Pagkakaalam ko, sa MTRCB, ay sa mga netizen din sila, dumidepende. Mm. Bukod sa kanilang monitoring inspection unit, sa mga calling out, yon. Kasi pag, alam mo sa akin na napanood ko yung pag-ano ni na Vice. Pagsayaw. Pagsayaw. Wala sa akin yun eh. Wala. Nag-enjoy lang sila. Hindi sa ano ah. Oo. Wala sa akin yun eh. Ngayon, pag nilagyan mo ng meaning yun, ayun na, yung iba, oo nga ano. Oo. Diba, nung umpisa, wala namang meaning. Pero nung kinall out na, oo nga ano. At saka ano na, eh yun talaga yung dance step nung sa'yo. Okay, ano? Totoo, yun ang dance step. Diba? Tapos, yung sa vibrator, ano ba yung kayo vibrator? Hindi kasi yung ano, tawag ng tanghalan. Oh. Tapos, ang ganda ng boses, siguro ang gusto sabihin ni Kim Chu, ang ganda ng vibrato ng boses. Vibrato. Vibrato. Ano vibrato? Yung ano, ngayon at kailanman. Ay, yung inig. Oo. Sumpa ko ibigin ka ngayon at kailanman. Oh, wow. Ang boses si Basil, ha? Valdez? Shirley Basil. Ha? Ay, maganda rin ang boses na. Ay, wala na kayo. Oh, diba? Ay. Oh, so, nakorek naman yun sa ere. Oo, yata na eh. Parang tinama nila na. Baka ang tinto ka ni Kim Chu vibrato. Oo, oh, minsan may mga ganyan si Kim Chu na hindi naman niya sadya talaga. Oo. Oh, at saka wala naman sa mukha ni Kim Chu na ano, yung may mga double meaning siya. Oo. Oh, katulad ng pek-pek shorts. Oo, oh, diba? Oo, si, oh, ano na-call out din yun, diba? Na-call out. Pero, sabi sa akin ni Chairman Lalasot sa adjudication committee ay isang ano, Bisaya. Mm. Nasabi, oh, ganyan sa mga Bisaya pek-pek shorts. Yun talaga yung tao. Mas i-call out nila kung puday shorts. Ah? Totoo nga, sabi nila. Totoo? Eh, yung pek-pek shorts, yun talaga yung tawa. Yun talaga yung tawa. Kumbaga, eh, regional term yun for ano yung short shorts. Oo. Sana ay ma-justify ng it's showtime. Kasi hindi naman ang mga host ang pinatatawag eh. Ang production staff. Mm. O yung namumuna ng it's showtime. Pero ako sa tingin ko ha, walang nilabang. Tsaka yung mga kaldag, yung mga gano'n na sayaw. Yun talaga yung sayaw nun eh. Nagkataon lang na bading at lalaki yung partners na nagsasayaw nun. Oo nga. Talamak yun sa TikTok tsaka sa social media. Pero wala man time ko. Pero nung sila na, let's give them a break. Sana malampasan niya ng it's showtime. Ayan na naman si kuya sa malampasan. Kukuro pinakita. Kuya! Paamoy mo kaya yun. Ah! Nakakaloka ka.
Ayoko na. Ay, nakakaloka. Ito nga, di ba, nanawagan na si Sharon Cuneta sa kanyang IG post na tigilan ang paghingi sa kanya ng complimentary tickets para sa nalalapit nilang concert ni Gabby Concepcion sa MOA sa October 27. Ang dear heart. Ang dear heart. The concert. Oo, dahil wala na nga raw siyang ipamimigay na complimentary tickets. Yeah. At siya ay naniniwala na kapag mahal mo sila, eh bibili ka ng ticket. Kaya sumasakit na ang ulo ni Sharon Cuneta sa kaya ihingi niyo ng complete tickets. At saka siya nga rin daw, bumibili siya ng ticket pag may concert yung mga kaibigan niya. Bilang suporta, di ba? Dapat daw ganun talaga. Actually, dapat ano, no, mawala na yung mga ganyang mentalidad. Ano? Na kapag kaibigan, mangihingi ako ng complete kasi kaibigan ko naman. Mm-hmm. Eh kaya nga, kung kaibigan ka, dapat bumili ka ng tickets. Oo. I mean, Diyos ko, ang dami naming friends nung sa show natin, talagang bumili ng tickets, di ba? Oo, dapat mga ganyan, suporta. Pagkaibigan ka, suporta ka sa kaibigan mo para pagdating ng panahon na ikaw naman nangailangan, ikaw naman na nagbebenta, bibili mga friends mo. Correct. Kasi pwede mo isumbat sa kanila, ikaw naman, bumili ako ng ticket sa inyo. Baka pwede ikaw naman ngayon ang bumili ng ticket. Diba? Kuya? Bakit? Ganyan talaga yung boses? Baklang-baklang? Alam mo. Alam mo. Grabe, bingo na siya. Bingo na siya. Nag-usap po sila. Bingo. Behind my back. Huh? Oh, very early lima. Behind your back. And ano na bang latest dyan sa ano, Dear Heart concert? Ayan, di ba? Siyempre, patuloy pa rin ang kanilang ticket selling. Eh, totoo ba na yun na ano, hindi daw nakikita si Sharon tsaka si Gabby doon sa mga pictorial, sa rehearsal? Yan din na nabalitaan. Ito? Oo. Siguro ano sila, parang strategy nila yun. Ito? Na parang doon na lang siguro sila makikita sa MOA. Pag nag-rehearsal siguro sila, di ba? Mm-hmm. O, kasi may nakausap ako isang taga-production site ng concert nila na hindi nga raw nakikita si Gabby at si Sharon. Parang doon na lang sila sa concert. Magkikita. Siguro bahagi ito ng kanilang estratehiya. Mm-hmm. Eh, abangan natin, hindi pa. Pag nagkakitaan sila, magkakagulatan na lang yan. Ha? Paano magugulat? Ay, po. Ha? Basta abangan natin. Siguro kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang strategy. Mm-hmm. Eto nga, nakakalokal, Doy. Oo. Oo, may nagre-reklamo kay Marlo Mortel. Oo. Oo nga. Oo, Diyos ko. Yan ay. O, merong taga-LGBTQ. Oo. Na nag-post sa kanyang Facebook na pagkahaba-haba. Ang buod ng kwento na yon ay parang, alam mo nang may jowa yan. At jowa ko yan, bakit Marlo, inaahas mo? Bakit pinipilit mo na makipag-sex sa'yo? Ha? At ikaw pa yung ipe-penetrate. Ha? Diba? Nakalagay yun. Yun yung mga akusasyon ng Yuki na tinanggal na ang kanyang posts sa Facebook. Tapos, ayun na nga, syempre daw, hindi rin sumasagot kasi itong si Marlo sa kanyang text. Kaya siya nag-post. Nag-open letter? Oo. Nag-open letter siya. At eto na nga, di ba, Loy? Sinagot ito. Yes. Ni Marlo Mortel. Ano nga sinabi niya? Ay, sabi niya, fake news daw yan. Fake news? Oo, tapos daw, ano, dummy account din daw yung gamit nung nag-post. Mm-hmm. Kaya sabi niya gano'n, magpakilala ka kung sino ka, kung totoong nakakasama kita. Sabi niya, di ba, they go out daw. Mm-hmm. At sino daw yung tintukoy mo na, ano, boyfriend mo, na kinikeme ko. Sabi niya gano'n. Baklang-bakla ng pagkakakeme. Totoo ba? Hindi naman yung ganun pagkasabi. Eh, yung alam ko yan. Bakla ba si Marlo Mortel? Ha? Hindi mo nga mabigkas ang tama yung pangalan. Hindi yung Marlo Mortel. Alam mo, hindi para tayo ang mag-out sa kung sino man. Hayaan natin sila ang mag-out sa sarili nila. Dahil noon nila naramdaman na pwede na, timing na, at masaya na sila. Ngayon, yung kay Marlo Mortel, wala namang sinabi si Marlo Mortel na, yes, I'm gay. Eh, wala naman dyan. So, intayin natin kung aamin siya. Eh, kuya, piliin mo nga. Ano sa tingin mo? Naamoy mo ba? Sinisipon ako. Parang di mo naman nakita na sinisipon ko? Ba't naka-schedule ngayon?
Ay, nako. Nakakaloka. Nakakaloka mga issue ngayon, ano. Diba? Pero kung halimbawa man po na ano, na paraan yan para manira ng tao, eh, nako, hindi po yan magandang paraan, diba? Kaya nga sabi niyang ganun, diba? May karampatang action sa gagawin. Patunayan mo raw yung fake news. Dahil hindi daw totoong meron siyang kondo at wala daw siyang social media girlfriend. Ayun pa naman, Manuli. Baka nga kasi boyfriend. Ano ka naman? Hindi. Baka sabi ko lang nang gusto. Nilinaw na nga yan ni Marlo na hindi nga. Oo, wala nga daw. Sana naman maniwala ka na. Oo nga. Eh, kuya, wala na akong choice. Ay, what? Yeah, okay. Taga ka talaga. Anyway, ay nako, sana matapos yung issue ni Marlo Mortel dito sa isang gumawa ng post. At I'm sure, feeling ko magkakaroon pa ng ano yan, ng karagdagang info yan. Oh, sana, ayan, mag-iingat na si Marlo. Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Salamat po ng aming mga manonood na hindi pa po namin subscribers. Sana naman po mag-subscribe na po kayo dahil napakadali lang. I-click nyo lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode nyo, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag ka na po nang i-click ang notification bell. Dahil pag hindi nyo kayong unang-una manonotify na meron kami latest update at syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana naman mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po yung vlog ko. Naku, nung grabe, kayang gawin ni Diyos po ko. Naloka kami na. Hindi namin kinaya na kaya pala niya yun. Kaya mo yun? Yun na. Diba? Kaya kayanin niyo pong panoorin yung aking pong vlog dyan. And thank you very much po Dr. Haya Pakis of Victoria Skin for my skincare. Dyan po yan sa Victoria Tower sa Jamie Edsa. And Dr. Jessica D of Ideal Vision for our eyewear. Yes, diba right? Dr. Jessica D. Huh? Eh, yun nga si Mrena pumunta dyan sa Ideal Vision. Ah, talaga? Yes, dami-dami raw tao. Wow! Kasi nga dami yung promo dyan sa ano. Ideal Vision. Yes. At saka dami nila mga branded na mga salamin. Nice. Hindi, kasi nga 180 branches. Wow. Ikaw naman, Brenna. Hello mga ka-update. Hello, papalo po ng aking FB page. At yung Brenna ko, M-R-E-N-A. Yan, kuya, gusto ko lang ano, batiin yung aming lugar. Happy Fiesta po ng San Roque. Okay, at syempre, ang aking panayam pa rin kay Ana Magkawas. Yes. O, isang success story. Ang ganda ng kanyang kwento ng buhay sa Ogiediaz Inspires. Ayan, Diyos ko. At napakabait, in fairness, yung kay Ana Magkawas. Hello po. Oo, alam mo na. Yung mga hello-hello na yan, Ana. Hi po. Baka may event eh, si Ana. Diba? Labida Events eh, sa labidaevents.com. Ayun. At syempre pa, yung mga kababayan natin nasa Amerika ngayon. Yes. Nasa Canada at sa ilang parts ng Europe. Basta available dyan ang Sendwave app. Nako, i-download nyo na po. True. Yung mga hindi pa nakakasubok, subukan nyo na. Lalo na yung mga first-timer. Nako, yes. Apakasaswerte ninyo. Mm-hmm. Dahil makakasali kayo sa promo ngayon ng Sendwave app. Mm-hmm. Bukod sa kung first-timer kayo, makakareceive kayo ng $20 wow. credit. Basta gamitin nyo lang aking promo code na OGIE, OG. Yes. At syempre, makakasali rin kayo sa kanilang promo. Yes, yung parang balik Pinas. Wow! Oo, 20 flights po yung pamimigay. Wow! 20 flights. Ibig sabihin, 20 kayo nalilipad sa Pilipinas kung gusto nyo umuwi. Diba? Kung mabubunod kayo. Siyempre, magsisimula yan sa 300. Kung makakapagpadala kayo ng $300 dito, may one entry na kayo. Eh kung panay-panay kayo nagpapadala, mas lalong lumalaki yung chance nyo na mabunot ang inyong pangalan. Ah, so kaya, every $300 yes. na transaction na ay. Ang galing yan. Ako, nakaka-excite yan. Ano? 20 flights. Grabe, no? Paano pag hindi kumpleto yung 20 na eh? Ah, under my aeroplano? Ay, naku, Diyos ko. Sa atin na ibibigay. Ah! Excited! Ayan. At syempre pa ang RCC yes. Staffing Solution USA. Nako, Loy. Yes. Ang dami nang nag-PPM, nagme-message sa kanilang Facebook. Yes. Oo, dahil gusto nilang mag-apply, lalo ng mga teachers dito na may experience ng 2 years. Yes. And more than 2 years na nag-a-apply para makapunta ng USA. Diyos ko, kasama pa pati pamilya mo. Diba? Oo, diba? Tapos doon na kayo maninirahan sa US. Ayaw diba? Yung pa ba doon?
Ito legit, RCC Staffing Solutions USA. Ayan, yes. Dahil, meron din sila mga opening ng hotel service staff. Yes. Ay, mga nasa hospitality industry. Yes. Mga nurses din. Ayan. Mag-PM lang kayo dyan sa RCC Staffing Solutions USA. Yes. Ayan, no? Ang dami na nilang napapaalis. Grabe, no? Grabe. Nung isang araw, parang 53 yata ang bit-bit nila na Pilipino. Nakakatawa. Kasama ang mga pamilya, mga anak na doon na rin sa USA mag-aaral. Diba? At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Oz and Ogie Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihilit sa amin? I-Chika Mo Na Dali! Manakit kasi naiinit ako kanina pa. Oo, ginapara ako. Tapos tawa ka ng tawa. Hindi nga. Hindi nga. Kasi nga natatawa ako dahil na. Hindi, Kuya. Kusang palo. Kuya!